ang ating approach ay blended learning, yung sinasabi natin na iba't ibang paraan para mag share at mag-transmit ng knowledge, iba't ibang mga strategy depende kung anong sitwasyon sa isang rehiyon o sa isang eskwelahan. Only last night I was in a interview as well, group interview, and ganun pa rin ang tanong, paano na yan na alam naman natin na maraming may mga challenges pa na natitira sa online program, so ano ang alternative natin? Kaya inuulit ko uli, ina blended ang ating approach dito. Una, ang COPNAT protection ang ating gustong masisigurado. Protection for the learners, protection also for the teachers. Tapos pangalawa, ang gusto nating emphasize, patuloy ang edukasyon. Sa buong South East Asia, sa mga magkakapatid at neighboring countries, tayo na lang at ang Cambodia ang hindi pa nagbukas ng eskwelahan. Ang Vietnam ay nagbukas last May, sa June ang Singapore. Ngayon busy na sila sa kanilang paghahanda para sa national assessment examinations. Karamihan ng mga Southeast Asian countries, July ang umpisa nila. Kaya itong August 24 ay ang pinaka dulo na talaga ng what is legally allowed as opening of classes itong August 24. Kaya ipagpatuloy natin ito. Pwedeng ipagpatuloy maski anong mangyayari sa COVID dahil wala naman tayong face-to-face na mga sessions.